Magandang gabi po sa kanilang lahat. Nandito naman po tayo. Ako po ang inyong host, si Tata Rufo. Ngayon po nandito po tayo ngayon sa Gifu, dito po sa Gero Onsen, no? Kung saan po matatagpuan po ang napakaraming uri o mga natural hot spring. Meron po tayong trabaho bukas, napaagap pong punta natin dito sa lugar na ito, one day ahead, kasi po medyo malayo po yung biyahe, kaya nagstay po rito tayo, no, para po hindi na po tayo magbiyahe sa umaga. Nandito po tayo ngayon sa isang lugar na natural hot spring, no, kung saan po makikita natin yung isang bukal na hot spring na natural po, no. Ito po para po makita ninyo. Ayan. Ito. Gagawin po natin, magbababad tayo ng paano. Dati raw pwedeng maligro ito, pero ngayon yata parang hindi yata pwede. Maliit lang po siya, no, pero para lang po sa pa, ito po yung tinatawag na ashiyu. At subukan po natin kung talaga mainit siya, no. Saka maganda raw ito, nagpapaganda po ito ng kutis, sabi nila. Pero ewan ko lang kung gaganda pa kutis natin sa edad natin na ito, baka hindi na tayo tablan. Anyway, papasok po tayo dito para po makita natin, no. Napakaganda po nito itong lugar na ito, no. Libre po ito, wala na pong babayaran. Ito. Bawal po maligo, kaya nagbabad lang po tayo ng paa. Napakasarap po magbabad dito kasi medyo may kaginawa na rin po, at napakaganda po ng hot spring, no? Lalo na ano po pagka araw-araw po tayo naligo sa hot spring, gaganda po yung ating mga kutis, sabi nila. Meron po kaming trabaho dito sa lugar na to, dito po sa Gifu, dito po sa Gero Onsen. At sayang naman po kung hindi tayo pupunta rito, sayang naman po kasi nandiyan lang po yung hotel natin, no. Yung trabaho natin nandiyan lang din po sa tabi-tabi. Sinasamantala na lang po natin, no, kasi bihira naman po tayo o bihira po tayong makarating sa lugar nito, kaya pinakikita ko na rin po sa inyo. Sayang naman po at kung ako lang po makakita, mas maganda rin po na ma-share ko na rin po sa inyo kung ano po yung meron dito, no. Ayan, nakikita niyo po medyo umuusok-usok po, no. Maginaw na po dito sa Japan, mga nasa 15 degrees na rin po siguro, no. Sa gabi mga 12 siguro, mga 12 degrees. Sa araw naman mga 20 degrees, minsan 25 degrees ang ganyan po. Pero medyo maginaw na rin po, kaya makikita po niyo naka-jacket na po tayo, no. Inaanyayahan ko po yung mga kababayan natin sa Pilipinas kung sakasakaling mapasyal po kayo dito sa Japan. Isa po sa mga pwede nating puntahan ay itong Gero, no, Gero Hot Spring. Gero Onsen po ang tawag dito, na nandito po sa Gifu. Dito makikita po natin napakarami po ng hotel dito sa paligid na ito. Palagay ko nakita nyo, na inipit ko na po kasama po sa in-upload ko na video, no. Yan. Pwede po sanang, ano, gusto ko sanang maligo, kaya lang bawal kasi, eh. Kaya nagbabad lang tayo ng paano. Actually, doon sa tinutulayan po nating hotel, meron na rin pong hot spring sa loob, kaya lang, ano po yun, eh, nasa bathtub ka lang, no. Pag dito kasi, Rotenburo po yung tawag dito, yung nasa labas po na hot spring, Rotenburo po ang tawag. Kaya, lalo na pagka nagpunta po kayo rito ng winter, makikita niyo po rito, no, puting-puti, no, dahil po sa snow, tapos dito lang po yung malamig na party, no. Kaya napakaganda po, no, nandiyan po yung ilog sa likod ko. Napakalakas po ng alon ng ilog. At napakarami rin po ng dam dito. Kung mapapasyal po kayo, makikita niyo kung marami po kayo mapupuntahan. Masarap din po yung mga pagkain.
matatanong po natin kung bakit po kilala po ang Gero Onsen. Ang onsen po kasi ang ibig sabihin po nito, ito po yung tinatawag na hot spring, no? Kaya po nakilala o sikat tong lugar dahil po sa mga hot spring, no? Mga natural hot spring. Kaya kung mapapansin niyo, marami pong mga hotel sa lugar na ito kasi nga po dahil nga po sa gusto po ng mga turista pagpunta rito, sabay na rin maliligo sila sa mga natural hot spring. Kaya po kilalang kilala po itong lugar na to dahil po sa mga hot spring na nandito sa lugar na ito, no. Ayan, kung makikita po natin, medyo may mga tao na, no. Makita natin may mga nagbababad din ng paa. Ayan. Ayan. Kagaya natin na nakikiusyoso. Naalala ko kasi dati nakapunta na rin ako doon, pero hindi po matagal na yun. Siguro mga 20 years ago nung nakapunta ako dito sa lugar na ito. Kumbaga parang long time. Dalawang dekado na yun yung huli kong punta dito. Kaya medyo nakakatuwa, no. Saka hindi pa tayo nag-vlog noon, eh. Anyway, ngayon, nakapunta tayo rito. Nakita po ninyo kung ano yung meron dito. Masaya na ako noon, no. Kaya iniimbitahan ko po kayo lahat para po doon sa mga hindi pa nakakarating dito sa Gero Onsen, dito po sa Gifu, na mamasyal po kayo, lalong-lalo na po sa mga hotel po na nandito. Masasarap din po yung mga pagkain na nandito na siniserve nila, no. Mamaya meron pa akong idadag para makita nyo rin po yung mga lugar, no. Yung magagandang lugar na nandito. Meron tayong 15 minutes na nakababad yung paa natin, para po sa mga hindi pa po nakasubok ng natural hot spring, no. Ano po ba yung pakiramdam? Actually parang tubig lang siya, kaya lang iba po yung tubig niya, medyo malapot, no. Kaya actually paglabas mo dito sa tubig na to, kung nagbabad ka, mapapansin natin yung katawan natin, parang ano siya, no. Kumbaga parang pakiramdam mo para kang kung halimbawa naligo ka, na gumamit ka ng rinse, no. Paglabas mo parang ganun po yung mararanasan natin, no. Lalo na kapag kayong totoong hot spring, no. Kasi meron din pong mga hot spring na artificial, no. Ito po yung mga parang powder na nilalagay sa tubig para po magmukhang hot spring. Actually hot spring na rin yung kasi hinakot po nila yung mga mineral na nanggaling talaga sa hot spring, tapos dinala nila sa isang hotel. Tapos doon nila pinaiikot-ikot yung tubig, no. Doon nila hinahalo para para yung tubig maging hot spring din. Pero dito kasi ano to, ito po yung natural, no. Bukal talaga ito, kaya mapapansin natin, no. Itong tubig, no, mapapansin natin na ano po siya, yung madulas, no. Madulas sa paa, kaya pagka ahon po rito, sabi po nila, marami po nagsasabi nga po na kapag po araw-araw kang naliligo sa isang hot spring, matatanggal daw po yung mga rayuma, yung mga sakit sa paa, yung mga sakit sa tuhod. Naniniwala na po dito, at bukod po dito, pati po yung sa kutis, no, maganda rin po, no. Kaya lang, sayang, wala tayong hot spring na malapit sa bahay, kaya pansamantala, siguro 5 araw tayo dito sa lugar na ito, kaya ang gagawin natin, tuwing gabi pupunta tayo rito, kaya pagkatapos po ng trabaho, dadaan po ako rito para po magbabad ng paa. At least, hindi naman po masayang yung pagpunta natin dito sa lugar na ito. Dito kanina, ayun sila, paalis na sila. Yung naglalakad dun sa, yung tatlong bata. Nakikipag-usap kasi kanina sa akin, sabi ko sa kanila, ano, nag-greet muna ako ng ano, eh, ng magandang gabi. Tapos sabi niya, feeling well, sabi niya ganun. Tawag ito yung maganda sa ano, di ba? Yung press ko ba? Kasi nga, di ba medyo maginaw na dito sa Japan. Ano na kasi, simula na kasi yung ano, eh. Yung aki kung tawagin, ito na po yung simula ng pagginaw, no. Pero hindi pa po siya winter, no. Kumbaga parang autumn pa lang siya. Autumn ba yun? Bago maging ginaw, bago po maging winter. Yun, nakakatuwa po, no. Nagpaalam na siya, sabi niya. Sabi nung isang pamilya, no. Yun, nagpaalam, ha. Bye-bye. Sabi niya, kaya sayonara. Yun. Ako naman, binati ko rin. Pero meron pang naiwan, no? Meron pang dalawa. Isang nanay saka bata. Bali, ako yung nauna kasi dito, eh. Sayang kasi, no. Pag sa iba kasi, magbabayad ka, no. Kaya sinasamantala ko na rin, no. Yan. Umahon na po tayo kasi, ano na, no. Nakaka 20 minutes na tayo.
Yung tubig niya parang mga tingin ko mga 38 degrees, no? Wala namang 40, no? Pero okay na okay kasi ano yun, medyo maginaw na kasi, no? Maganda niya pagka winter na, lalo nag-i-snow. Pag nag-i-snow na makikita mo maraming snow dyan sa paligid. Puting-puti itong lugar na to, natapos nun, yung tubig lang ang mainit, no? Kaya saktong-sakto na, lalo pag winter, no? Ito po yung mga hotel sa paligid, no? Yung makikita po natin, meron pa po dun sa dulo, no? Ayan. Ayan, meron pang dalawang, yung isang dalawang magina, no? Na nandito na iwan, no? Yan po yung mga hotel sa paligid. Ayan po. Ngayon gagawin natin, pupunta tayo sa kabilang side ng tulay para makita natin kung ano yung meron dito, no? Kilala din po ang lugar na ito dahil po sa mga dam na nakapaligid sa lugar na ito. Nung papunta po tayo rito, napakadami po ng dam, no? Tatlong dam yung nadaanan natin, no? Bali yung iniinom po na tubig dito po nang gagaling. Isang lugar po ito na pinanggagalingan ng tubig. Naka-light up po tayo kaya napakaganda po ng mga nakita natin kung itsura niya sa gabi. Kapicho na rin tayo ng kaibigan natin kasi nakaupo siya eh. Kanina pa siya nag-aantay. Na-late ako. Sorry pare. Ngayon lang ako nakarating eh. Pakuha muna kami ng picture. Yan, nakita nyo na. Ito nga pala si... Ano nga pala pangalan mo? Dali lang. Ano to eh? Foreigner ito, namamasyal dito eh. Kanina pa siya nakaupo. At least, nagsama muna kami, no, para hindi naman siya masyadong ginawin dito. Ayan, inakbayan ko siya. Ayan po. Ayan. Hello. Ano? Yan, iba-iba rin po yung mga stalls na nandito, no? Marami po tayo makikitang pwedeng pagbilan po ng mga ano, ng mga pasalubong. Ito po yung pinakanikumang nila, no? Kumbaga sa atin parang siopaw. Meron din silang soft cream. Ito po yung mga sinaserve nila na pagkain. Ano pala to eh? Bilihan pala to ng mga ano, mga pasalubong, no? Ah, meron ding ano rito, no? Meron ding ano rin yung binagbabara ng paa. Okay. Kahit ka pala saan pumunta rito, merong ano, no? Yung ganung ano, no? Pinagbabara ng paa. Kita po natin yung mga naglalakad po, yukata sila. Yan po yung ginagamit nila pag yung mga nag-hotel, yung mga naka-check-in sa hotel. Meron silang parang pajama, no? Yukata po ang tawag dyan sa suot nila. Minsan meron po tayong, ano, no? Meron tayong vlog na naka-yukata rin tayo, nasa loob tayo ng hotel. At tapos naka, kung mapapansin mo natin yung kanilang, ano, yung kanilang geta. Meron po silang geta na ginagamit yung parang bakya.
Yan po yung bakya nila, no? Yan. Yan po yung pinakabakya. Ang tawag po dyan sa salitang Hapon, geta. Ito po yung pinakamalapit na istasyon po na tinutuluyan natin, no? Yung Gero Station po kung tawagin. Wala pa yung train, no? Ayan. Gero Station. Meron pong underpass, no? Ayan. Alas 8 na po kasi ng gabi, kaya wala na pong masyadong tao. Sinamantala po natin para hindi na po tayo masyadong vulgar, no? Ito po. Ito po yung likod ng station. Ito po yung JR station po ito, eh, no? Dito po yung sakaya ng mga taxi. Ito po yung pinaka sakayan, bilihan ng ticket. Dito po bumibili ng ticket, no? Automatic po ito, no? Diyan po yung schedule po ng dating ng train. Maliit lang po siya. Okay, napakita ko na po. Basta po tayo. Tapos na po tayong mag-ikot. Alas 8 na po ng gabi. Gagawin ko, pakita ko naman po sa inyo kung ano yung itsura ng kwarto sa loob para po makita nyo na rin. Ito po yung geta, no, na tinasabi niyo. Ito po yung tinatawag na geta. Ito yung kwarto natin, may dalawang kama. Ito po yung tinutuloy natin ngayon dito po sa Gifu, dito sa Gero Onsen. Ito po yung kwarto natin, no? Medyo maliit lang po siya. Meron po siyang isang kama, meron pong sopa doon. Isang araw, kama po yung bali. At pwede po siyang gawing sofa, pwede rin po siyang gawing kama, no? Matagal,
lumana po yung building, kausap ko po kanina yung ano, yung may-ari ng pahopahan na to. Ito pala yung pinakamatagal na business hotel dito po sa Gero. Sabi nila meron na raw 8 years to eh, kaya napakaluma na pala ng building na to, no. Yan po. Medyo nandiyan po yung mga gamit ko, medyo may mga nakasampay, pasensya na po kayo, no. Kaya kung mamamasyal po kayo, eh, dito po sa Fukuya Business Hotel, ito po yung madadatan ninyong hotel, no. Yung kwarto parang, ito po yung itsura niya. Yan. Ngayon gagawin natin, lalabas muna tayo para po makita natin kung ano yung mga meron sa labas. Ipakikita ko po sa inyo kung ano po yung meron dito, no. Pero, ito, mag-tour muna tayo sa labas para makita nyo rin po yung ano, kung ano po yung itsura niya sa labas. Ay, ganyan lang po siya. Para ka lang nasa Pilipinas to. Kasi may hagdanan doon. Ayan. Ayan. Ayan, nakita niyo na po, no? Para at least para nakakapasyal tayo, nakikita niyo na rin po kung ano yung mga pinupuntahan natin na kwarto. Yung lugar na nag-stay tayo. Hindi naman siya ano, no, hindi naman siya masyadong maganda, pero malinis naman po yung kwarto, kaya okay na rin. Saka masarap po yung mga pagkain. Meron pa akong mga ilalagay na mga pictures po, no, yung mga sinerve nila na dinner po, no. Okay. Ito sa labas po ng kalsada, hot spring din po itong tubig ito, mainit po siya. Ang init, grabe. Nakakapaso, no, pwede tayong maghilamos dito, no. Ang init. Hindi pa kasi ako naghihilamos eh, nagmamadali ako kasi alas 6 na kasi ng umaga, alas 7 yung ano namin, yung aming tawag dito. Nakakapaso, alas 7 kasi yung alis namin, you know. Yeah. Di pa tayo naghihilamos, kaya dito na ako naghihilamos. Sarap maligo rito, lalo na kapag kayong ano, kapag nag-i-snow. Makikita mo puting-puti lahat 'yan, tapos noon yung lugar lang na pwede mong pagbabaran. Kaya lang pinagbabawal nila yung paliligo diyan. Pwede ka lang maglagay ng paa mo, yung asyo po kung tawagin, no. Ganun po talaga, sayang. Malakas po yung hangin kaya medyo maginaw po, no. Napaliligiran po siya ng bundok po, no? Kaya napakaganda po talaga, no. Yan, sa mas malinaw po dyan po tayo nag-stay ngayon. Ito po yung tinutuloyan nating hotel. 80 years na po siya, no, nakatayo. Ito raw yung pinakaunang hotel na naitayo rito, eh, sabi nung may-ari, no.
Magandang umaga po. Nandito pa rin po tayo sa tinutuluyan natin. Kay gising ko lang, medyo maaga tayong gumising para po may pakita ko sa inyo kung ano po yung itsura niya sa umaga. Nandito po tayo sa natural hot spring na katabi po ng ilog dito po sa Gifu Gero Onsen. Ayan po. Yung kuha natin kanina, nung pinakaunang araw po, gabi po kasi kaya nagpunta ako ngayong umaga dito para po makita ninyo kung ano yung itsura niya. Ayan po. Kaya ayan, nakalagay po, no, you cannot bat here, enjoy here as a foot bat. Ito po yung tinatawag na ano ba to, ashiyu. Yung ashiyu po kasi ito po yung sa hapon po, yu po ang tawag pag yung ano, no, yung yu pala ito tung pagpasok po ng oyu at suy, ganyan, mainit po, no. Kaya yung paa po ibababad po dun sa mainit na tubig, no. Kaya tinawag po nila na ashiyu. Ayan, ito po yung ano, natural hot spring, no. Pinaganda lang po nila, nilagan nila ng mga bato para po mas magandang tignan, no. Ito po yung ilog, no, nakatabi niya. Galing po sa bundok yung tubig. Ayan. Makikita po na napakarami po ng hotel, no. Puro hotel po yan hanggang sa dulo. Dahil nga po dun sa pinapasyal lang po talaga siya ng mga turista. Pero gaya po ngayon na medyo nagsisimula na po uli kasi yung COVID po medyo ano na, kumbaga parang natutunan. Meron pa rin COVID kaya lang natutunan na po ng mga tao, kumbaga parang siguro nagsawa na sila, no. Kakapigil sa mga tao. Yung ikana view mo nasisira po kasi, no, kaya ayan. Medyo dumadami na rin po yung mga tao ulit. And 360 degrees. Ayan po yung tulay sa taas. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood at inaanyahan ko na rin po kayong mag-subscribe dito po sa channel natin. Salamat po.